Magsitayo po tayong lahat para sa panalangin. Binibini, maaari mo pong pangunahan ang ating panalangin? Amen. Magandang araw mga bata! Bago kayo umupo, pakipulot ang mga kalat na nasa ilalim ng inyong mga upuan at pakiayos na rin ang inyong mga upuan. Maaari na kayong umupo. Mayroon bang lumiban sa araw ngayon? Mabuti naman at wala. Bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, ay magbalik-aral muna tayo tungkol sa ating natalakay noon. Ang ating natalakay noong nakaraang Martes ay tungkol sa mga rehiyon sa Pilipinas. Ano-ano nga ba ang apat na batayan sa pagbuo ng rehiyon? Yes, Binibini? Tama po! Ang apat na batayan sa pagbuo ng mga rehiyon ay ang kalagayang panhiyografiya, katangiang pisikal, mapangasiwaan, kaunlarang panlipunan, at paraan ng transportasyon. Ano naman ang pinakamaunlad na rehiyon sa Pilipinas? Yes, Ginoo! Tama po! Ang maunlad na rehiyon sa Pilipinas ay ang Metro Manila. Ano-ano naman ang iba't ibang uri ng pamayanan sa Pilipinas? Yes, Binibini? Magaling! Mahusay mga bata! Ngayon, sa pagbubukas ng ating talakayan, ay mayroon akong inihandang palaro para sa inyo. Ang tawag sa larong gagawin natin ngayon ay Complete Me! Simple lamang ang palarong ito mga bata. Bumilang lamang kayo ng isa, dalawa, tatlo sa pagbuo ng inyong pangkat. Pagkatapos bumuo ng pangkat, ang bawat pangkat ay magpapaunahan sa paghula o pagsagot ng tamang salita na nasa pisara. Kailangan nilang kumplituhin ang bawat salita na nakikita ninyo sa inyong mga harapan. At kung sino ang makakakuha ng malaking puntos, ang siyang tatanghaling panalo at makakatanggap ng papremyo. Handa na ba kayo mga bata? Ngunit bago ang lahat, alamin muna natin ang batayan o rubric sa pagbibigay ng puntos. Ang mga pamantayan sa pagsuscore ay ang kahusayan, 10 puntos, pagtutulungan, 10 puntos, sa kabuuan na 20 puntos. Ang kahusayan, 5 puntos para sa lubos na nagpapakita ng kahusayan o paghula sa pagsagot ng tamang salita. 3 puntos naman para sa nagpapakita ng kahusayan sa paghula o pagsagot ng tamang salita. 2 puntos naman para sa hindi gaanong nagpakita ng kahusayan sa paghula o pagsagot ng tamang salita. At 5 puntos para sa ang lahat ay nagtutulungan sa pagsagot sa tamang salita. 3 puntos para sa may dalawang hindi nakilahok sa pagsagot sa tamang salita. At 2 puntos para sa may apat na hindi nakilahok sa pagsagot sa tamang salita. Mahusay mga bata! Naway nagkaroon na kayo ng kaunting adaya para sa ating tatalakayan ngayong araw. Ngunit bago ako magsisimula, ay may hinanda akong gawain para sa inyo. Ay ito ay isang pangkatang gawain. Handa na ba ang lahat? Ang pangalan ng ating gawain ngayon ay isang semantic web. Gamit ang semantic web, tukuyin ang kahulugan ng kasaysayan. Mayroon lamang kayong 5 minuto sa pagsagot sa gawain. Pagkatapos sagutan ay pumili ng isang miyembro sa pangkat para itanghal at ipaliwanag ang nagawang gawain. May katanungan ba o paglilinaw ba kayo sa ating gagawin gawain ngayon? Okay, kung wala ay alamin muna natin ang rubrics para sa gawain ito. Para sa kausayan sa pagpapaliwanag, lubos na nagpapakita ng kausayan sa pagpapaliwanag ng lahat ng naibigay na kahulugan, 10 puntos. Nagpapakita ng kahusayan sa pagpapaliwanag ng kahulugan, 6 puntos. Hindi ganong nagpapakita ng kahusayan sa pagpapaliwanag ng kahulugan, 4 puntos. Pagpapakahulugan. Lubos na natutukoy ang kahulugan sa kasaysayan, 5 puntos. Natutukoy ang kahulugan ng kasaysayan, 3 puntos. Hindi ganong natutukoy ang kahulugan ng kasaysayan, 2 puntos. Para sa pagtutulungan. Ang lahat ay nagtutulong-tulong sa pagsagot sa gawain, 5 puntos. May 2
hindi tumulong sa pagsagot ng gawain, 3 puntos. May 4 na hindi tumulong sa pagsagot sa gawain, 2 puntos. Sa kabuuan na 40 puntos. Okay mga bata, maaari na kayong magsimula. Magaling mga bata! Ano ang nararamdaman niyo sa paggawa ng gawain? Ano pa? Mahusay mga bata! Natutuwa ako at may natutunan kayo. Ngayon, maigaya na ba kayo sa ating tatalakayin? Yes, Binibini? Magaling! Ang paksang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa kahulugan ng kasaysayan. Base sa gawain ninyo sa pagpapakahulugan ng kasaysayan, ang pangkat 2 ay nakakakuha ng 38 puntos, habang ang pangkat 1 naman ay nakakakuha ng kabuuang puntos na 36. At ang pangkat 3 naman ay nakakakuha ng 35 puntos. Magaling mga bata! Bigyan natin ang ating mga sarili ng isang thunderclap! Sa ngayon, ang inaasahang matunuhan ng ating mga mag-aaral sa talakayan ay natutukoy ang kahulugan ng kasaysayan, natatalakay ang kasaysayan, nailalahad ang damdaming pagpapahalaga sa pag-aaral ng kasaysayan. Ayon sa libro ng kasaysayan, ang kasaysayan ay hango sa salitang Greek na historia na nangangahulugang pag-usisa o inquiry at pagsisiyasa o investigation. Kapag sinabi nating pag-usisa at pagsisiyasat, ito ay ang pagtatanong o pagsasagawa ng isang survey upang mabigyan kasagutan o linaw ang mga katanungan. Ang kasaysayan ay mga pangyayaring naganap sa buhay ng tao, bansa at daigdig sa nakalipas na mga panahon. Tinatalakay na dito ang pinagmulan ng istruktura ng lipunan at pamahalaan at pag-usbong ng kultura tulad ng paniniwala, wika, kaugalian, at iba pa. Ayon kay Anderson, 1876, ang kasaysayan ay ang pagsasalaysay ng mga kaganapang nangyari sa sangkatauhan, kabilang na ang pag-usbong at pagbagsak ng mga bansa. Maaari mo bang basahin Binibini ang pagpapakahulugan ni Martin sa kasaysayan at kung ano ang ibig nitong ipapatid? Magaling! Bigyan natin siya ng 5 palakpak. Ayon naman kay Divina, 2003, ang kasaysayan ay paglalahad ng mga pangyayaring may saysay o halaga. Maaari ka bang magbigay ng iyong ideya batay sa sinabi ni Divina Ginoo? Mahusay! Bigyan naman natin siya ng isang nice clap. Sa kasalukuyan, ang kasaysayan ay ginagamit upang ilahad ang mga partikular na pangyayari ng may pagkasunod-sunod, kasabay ng pagbabalik-tanaw sa nakalipas na panahon. Sa kabuuan, ang lahat ng bagay na nakikita natin dito sa mundo ay may pinagmulan, katulad ng isang bulaklak na dahan-dahang umuusbong sa tamang panahon. At gayon din ang kasaysayan, may pinagmulan, pamamaraan, at batayan. Naiintindihan niyo ba ang paksang tinalakay natin ngayon? Mayroon ba kayong paglilinaw o mga tanong batay sa ating talakayan? Kung wala naman kayong mga katanungan na paglilinaw tungkol sa ating talakayan, mayroon naman akong inihandang mga katanungan para sa inyo. Gamit ang mga pangalan na nakalagay sa index card na hawak ko, ay bubunot ako ng mag-aaral para sagutan ang aking mga inihandang katanungan. Ito ay patunay kung nakikinig ba tayo at naiintindihan ba natin ang paksang ating natalakay ngayon. Handa na ba ang lahat? Okay, unang katanungan ay para kay mag-aaral 2. Ang katanungan para sa iyo ay, ano ang kasaysayan? Maraming salamat. Ang ikalawang tanong naman ay para kay mag-aaral 6. Ang katanungan para sa iyo ay, paano mo ihahambi ang kasaysayan sa buhay mo o sa buhay ng isang tao? Magaling! Ang susunod na naman na katanungan ay para kay mag-aaral 8. Bakit mahalagang pag-aralan ang kasaysayan?
Mahusay! Magaling mga bata! Natitiyak ko na kayo ay talagang nakikinig at nakakaintindi sa ating talakayan. Bigyan naman natin ang ating mga sarili ng isang masigabong palakpakan. Balika! Ngayon, kumuha ng kalahating papel at sagutan ang mga sumusunod na katanungan. Ang unang katanungan ay ano ang kahulugan ng kasaysayan? Kalawa, tukuyin ang pagpapakahulugan ng kasaysayan batay sa mga mananalaysay nina Anderson, Martin, at Devena. Pangatlo, paano mo ay maipapakita ang pagpapahalaga sa kasaysayan? Pagkatapos sagutan ang mga katanungan, sa likod ng iyong, iyong kalahating papel ay sagutan at piliin ang tamang sagot. Isulat ang titik lamang. Maaari nyo nang ipasa ang inyong mga papel nang hindi tumatayo. Ipasa sa unahan. At ang nasa unahan ang siyang magkokolekta at ipasa rito sa akin. At para naman sa inyong takdang aralin, sumulat ng isang sanaysay hinggil sa pinagmulan ng inyong pangalan. Paano at bakit ito ang pinangalan sa iyo? Bigyan pansin ang kahalagahan ng pangalan ito. Isulat sa assignment notebook. Maraming salamat mga bata! Hanggang dito na lamang ang ating talakayan. Nawa isa sa puso't isip ninyo ang salitang kasaysayan upang kahit saan man kayo naroroon o sa kahit anong layo man ang inyong narating, hinding-hindi nyo malilimutan ang inyong mga pinanggalingan. Hanggang dito na lamang, paalam mga bata!